kayo and yung iba sa inyo parang very toxic, meron ako nararamdaman na toxicity. Yung iba sa inyo parang may nakakaalam din sa relationship nyo, third party, not necessarily third party na mistress or kabed, pero parang old woman, ganyan, matanda, old woman, energy, pwedeng nanay, ganyan, pwedeng nanay ng person mo or nanay mo, ganyan, na medyo, comment and believe if nakaresonate kayo kasi parang medyo may pagkamamas boy, if ever na hihi yung relationship nyo, mga kapiksi. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating love life reading, Pisces, para sa inyo ngayong October 2023. So, dito sa spread na to, mga kapixie, titingnan natin yung mga influences sa love life nyo. By the way, combination to ng positive and negative energy. General reading lang, mga kapiksi. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, guys. If in case na hindi kayo nakaresonate dito, try nyong panoorin yung zodiac sign. Yung video para sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So, pwedeng he-she, pwedeng she-she yung inyong relationship, mga kapiksi. Young female energy, mga kapiksi, pwedeng energy nyo to, pwedeng energy ng person nyo, pwedeng mas bata ka dun sa person mo, mas bata siya sa'yo, or pwede rin na parang medyo immature yung ugali, no? Pagdating sa pag-uugali, medyo may pagka-immature, isip bata, ganyan. Not necessarily isip bata, pero immature. Parang hindi pa masyadong mature, immature, alright? You know what I mean. And you may be having a twin flame connection with this person, so nararamdaman nyo na talagang mainit na mainit yung inyong pagsasama ng inyong person. For some of you, maaring pamilyado na kayo ng person mo, pwedeng nagsasama na kayo, may family na kayo, may mga anak na kayo, ganyan. Or pwede rin naman na, let's say for example, yung person mo, yung may family na, parang may ex-family, ganyan. Nag-gets nyo ba? Parang may ex-family siya, ganyan. So, yan yung mga, pwedeng hiwalay na siya dun sa, yung person mo right now, pwedeng hiwalay na siya dun sa kanyang ex-person, alright? So, mga ganyang klaseng energy, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan sa reading na yan. Or dyan, dito sa mga energies na to. So, dito naman, guys, tingnan natin yung mga ganap sa relasyon nyo ngayong October. Shuffle ko to, guys. Hanapin ko yung energy ng love at saka yung energy ng Pisces. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng Abundance Video Course? Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so kung gusto mong yumaman, Kapixie, mag-avail ka na ng course, no? Sobrang ganda talaga niyan. And ngayong October, guys, magbibigay ako ng 10% discount sa ating mga kapiksi na mag-avail ng course until October 31. So, mag-avail na kayo, mga kapiksi. So, ito yung energy ng love, mga kapiksi. Tapos, Pisces, kayo ay na-represent ng King of Cups sa ating spread. Mga kapiksi, ito ay meron tayong presence ng ano dito, Air Sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaring yan yung sign ng person mo or maaring may ganyan sila sa kanilang natal chart. Nakikita natin na may mga challenges, may mga problema sa relationship nyo. For some of you guys, medyo toxic yung
relationship nyo right now, nakakaramdam kayo ng toxicities. For some of you, medyo matagal na yung problema nyo sa inyong relationship. May mga conflict kayo nitong person mo, pag-aaway. Mga hindi pagkakasunduan, guys, which is normal naman sa relationship. And for some of you, parang merong isa sa inyo na tawag dito, merong isa sa inyo na subok ng subok na makipag-usap, pero yung isa sa inyo parang ayun, lumalabas dito na parang hindi kayo same ng frequency ng person mo, kasi yung isa sa inyo sobrang mature, yung isa sobrang immature. Yan, ito yung nakita natin na medyo may pagka immature feminine energy, not necessarily na yung babae yung immature, pero feminine energy. Mga kapiksi, lumalabas na medyo may pagka-immature yung isa sa inyo, guys. At saka parang wala sa katwiran, no? Comment down below, guys, if nakaka-resonate kayo. Parang yung person nyo, it's either kayo or yung person nyo, parang masyadong pilosopo, ganyan. Comment down below if nakaka-resonate kayo. And yung iba sa inyo parang very toxic. Meron ako nararamdaman na toxicity. Yung iba sa inyo parang may nakakialam din sa relationship nyo. Third party, not necessarily third party na mistress or kabed, pero parang old woman, ganyan, matanda, old woman, energy, pwedeng nanay, ganyan, pwedeng nanay ng person mo or nanay mo, ganyan, na medyo, comment down below if naka-resonate kayo, kasi parang medyo may pagkamamas boy, if ever na hihi yung relationship nyo, mga kapiksi. Parang medyo may pagkababas boy yung person, tapos parang sunod-sunod lang siya sa kanyang nanay or sa kanyang mother. Okay lang, wala naman, I don't see anything wrong sa, siguro dahil nanay ako. Siguro dahil nanay ako at puro lalaki yung mga anak ko, I don't see anything wrong sa pagiging mama's boy. Pero yung nakikialam sa relationship, yung nanay, parang yun na yung ano, yun na yung beyond the belt, diba, na tinatawag na parang sobra na yung pati relasyon ng anak pakialaman. So yun, medyo below the belt na yun, mga kapiksi. And parang feeling ko yun yung nagiging stressful dun sa relationship nyo, nagkocause ng stress, mga kapiksi, kasi parang binubulungan, ganyan, sabihin mo sa asawa mo ganto ganyan ganyan, so, yung mga ganyan. So yeah, pero nakikita natin na mahal ka naman ng person mo, mga kapiksi, no? And yung person mo parang willing etong person mo, or willing ka na magsimula ulit kayo, ganyan. Yung person mo parang naninimbang din siya, lalo na kung mama's boy talaga siya, parang naninimbang din siya between you and yung, kumbaga parang nakikisama siya ng maayos sa'yo dahil person kanya, tapos nakikisama din siya ng maayos dun sa kanyang nanay. Syempre nanay niya yun, kadugo niya yun, so normal lang yun. So medyo nahihirapan din yung party na yun sa naninimbang, no? Naninimbang siya sa inyong dalawa and ayaw niyang mamili. Syempre hindi naman, parang hindi naman tama na ganun. Mamili ka, nanay mo o ako. Syempre, huwag ganun, mga kapiksi. Malamang-lamang pipiliin ng nanay niya, kasi nanay niya yun, di ba? Pero, it doesn't mean na hindi kayo mahal ng person nyo. Actually, yung person nyo, nakikita natin na punong-puno siya ng pagmamahal sa inyo. No? Masaya siya sa inyong relationship. Pero parang kayo, parang medyo tinatabangan kayo dun sa relationship. Lalo na, guys, kung medyo kulang-kulang siyang magbigay ng pera, kasi kung meron siyang obligation sa kanyang mga parents, lalo na kung meron pa siyang ayun, yung nakita natin na family, kaya pala may family na lumalabas dito, mga kapiksi, kasi parang naninimbang siya, nakikisama siya sa'yo, tapos nakikisama siya dun sa kanyang pamilya. Pag sinabing pamilya, not necessarily na may anak siya or what, pero parang nanay niya, tatay niya, tas mga kapatid niya, na nagbibigay siya ng sustento, pantustos, ganyan. Tapos parang feeling mo na nadedehado ka, kasi imbis na ikaw na lang yung intindihin niya, nagbibigay pa siya sa parents niya or sa family niya, ganyan. Lalo na kung meron pa siya mga nakabatang kapatid, tapos umaasa sa kanya. Okay? So, dapat ganyan sa ganyan, guys, pang-unawa. No? Kasi hindi natin pwedeng pagdamutan yung pamilya. Pamilya yun, eh, diba? So, kung sa inyo din mangyari, ayaw nyo rin ng ganun, mga kapiksi.
So, dapat dito pang-unawa, guys, lalo na yung person mo, kasi nararamdaman ko na parang nahihirapan din siyang timbangin kasi ayaw niya na magalit ka sa kanya and ayaw niya na magtampo ka, kaya ginagawa din niya lahat para mapasaya ka. Pero parang some of you siguro nagtatampo ganyan, pero siguro mag-set na lang kayo ng expectation sa person nyo, sabihin nyo sa kanila kung ano talaga yung true feelings nyo, yung in-expect nyo sa kanya. Tapos, dapat itanong nyo rin sa kanya kung anong in-expect niya sa'yo, diba? Para balance eh. Kumbaga, give and take, mga kapiksi. Alright? Para maging harmonious yung inyong relationship ng iyong partner o specific person. So, yun yung nakikita natin ng mga challenges sa relationship nyo, mga kapiksi. So, if in case na naka-resonate kayo dito, guys, comment down below. Okay? So, tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo, mga love message, guys. Gamit itong deck na to. Naka-flash sa screen nyo habang sinashuffle ko to. Naka-flash sa screen nyo, mga kapiksi, yung ating email coaching. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyo i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinipiksitaro@gmail.com. Wow, wedding, mga kapiksi. So for some of you guys, kung hindi pa kayo formal na nagpapakasal nitong person na to, pwedeng magpakasal kayo. Pero yung iba, parang it doesn't matter kung kasal man or hindi. Pero yung iba, parang you're living in together as a couple, na as in nagsasama na kayo sa isang bubong. For me, it doesn't matter kung kasal or hindi kasal. Basta magsama kayo sa isang bubong, mag-asawa na kayo. Okay? Walang, no judgments. And for some of you guys, so parang nakikita nyo na lumalabas na yung mga totoong ugali, nakikita nyo na yung mga personality ng person nyo, and ganun din sila, nakikita din nila yung totoong mong ugali. So, hindi lang ikaw, guys. Huwag kayong ano. Hindi lang kayo yung nakakita ng ugali nila. Sila, nakikita din nila yung ugali nyo, mga kapiksi. Alright? And, yeah, just focus on love, mga kapiksi. Express your love. Life is so short. Again, pagdating sa relationship, tanggapin nyo na normal na may nag-aaway, normal na may mga problema. Ang importante is how far you will go, diba? Para sa pagkakaroon ng harmonious na relationship, para maging ma-okay kayo ng person mo, diba? Always focus on the love and light. Huwag masyadong mag-focus sa mga problema. Nakaka-stress yan, nakaka-wrinkles pa. Pwede kayong makinig, guys, ng mga relationship subliminals natin dito sa ating channel. Sobrang dami na ng success stories and marami na tayong natulungan dyan. So, pwede nyo rin yung pakinggan. Libre yung lahat sa YouTube para maging harmonious yung relationship nyo with your person. Pero, life is so short, mga kapiksi, para sayangin sa mga pag-aaway, no? Focus on the love and light. Focus on having a harmonious relationship. Ipagdasal, very important. Okay? Alright. So, Pisces, comment down below if naka-resonate kayo dito sa message na to. Guys, ito yung ating 2024 kapalaran. Available na para sa inyo, Pisces. Kung ninyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.